for today's video, samahan niyo akong gumawa nitong ating chicken roll. Gagamit tayo dito ng ground chicken or pwede rin ground pork kung ano yung available sa inyong bahay. And then lalagyan natin ng ground pepper. So tansya-tansya lang itong ginawa ko at wala nang sukat-sukat. Nakadepende na lang ito sa inyong panlasa. Ito naman ang ating garlic powder. At susunod naman itong ating salt. So ginamit ko yung iodized salt para mas pino at madaling ma-incorporate sa ating chicken. Isunod naman natin itong flour. Siya yung magsisilbing binder dito sa ating chicken para hindi siya maghiwa-hiwalay kapag ka binalot na natin siya sa cling wrap. Mix lang natin siyang mabuti hanggang hindi na visible yung ating flour. Itong ating chicken roll, parang gumagawa ka din lang ng chicken cordon bleu. Kaya lang, instead na whole chicken, giniling ang ginamit ko. Slice naman natin itong ating cheese. Since wala akong sliced cheese at ito lang yung available sa bahay. So ayan, slice lang natin yan dahil gagamitin natin yan mamaya. At dahil naubusan ako ng cling wrap, so ito ang ating plastic ng yellow to the rescue. Gupitin lang natin yung bandang may sarado and then hatiin lang natin yan sa gitna and then yan. Yan na yung magsisilbi nating wrapper nitong ating chicken roll. Scoop na natin itong ating ground chicken and then lagay lang natin dito sa ating wrapper. Oh, improvised cling wrap. And then atin tong palalaparin. So, ikorte lang natin to ng square. Hindi naman totally square na square. Basta kaya lang natin na mabalot. So, ayan. Papalapadin lang natin yan. Medyo manipis lang para madali siyang maluto. And then, lagay lang natin tong ham. And then, itong ating cheese. So, para lang talaga kayong gumagawa dito ng chicken cordon bleu. And then, ayan. So, ating irarap na yan. Iro-roll. Diba? Madali lang yan. Mas madali natin iro-roll yan kumpara dun sa nakasanayan natin na chicken cordon bleu na ating pinupukpok, pinalalapad, and then iikutin. Ito, mas madali itong ma-roll. After natin mabalot lahat, ilagay lang natin ito sa isang container and then store natin sa ating mga fridge. And then, kuhanin lang natin kung kailan natin siya lulutuin. And since tutorial din itong video na ito, so magtitira ako ng mga 4 pieces and iluluto natin to today. So kahit katanghali ang tapat, talaga namang tumitilaw ang manok ng ating kapitbahay. Ganda na aking background music. Tilaok ng manok. Maghanda naman tayo nitong ating flour, beaten egg, at breadcrumbs. Dito naman natin paiikutin itong ating chicken roll. So, ayan. Iko-coat lang natin yan. And then, after natin makoat, i-dip lang natin ito sa ating beaten egg. And after sa beaten egg, lagay naman natin yan dito sa ating breadcrumbs. So, ganun lang lahat ng ating nagawa na chicken roll. Paulit-ulit lang hanggang sa ma-coat natin lahat yung ating chicken roll. Pwede rin kayong gumamit ng chicken breading instead of flour para mas malasa yung ating coating. Para sa akin, mas madali itong ganitong procedure compared mo dun sa ating nakasanayan or yung classic na chicken cordon bleu. Ang maganda lang dito, talagang matatantsa mo yung nipis ng ating chicken para mas madali siyang maluto. Kasi sa classic na chicken cordon bleu, pag medyo napakapal or hindi natin napanipis yung chicken breast, pag pinirito natin siya, minsan medyo
hilaw pa yung ating chicken, yung pinakaloob ng chicken. Dahil nga, ito ay manipis lang, so sigurado na luto mula labas hanggang loob. Para sa akin, mas madali itong style ng ganitong pagluluto nitong ating cordon bleu. Sunod natin itong mantika, and then pagka mainit na yan, prito na natin itong ating chicken roll. Mabilis lang natin itong maluluto dahil medyo manipis yung ating chicken. So, sure na hanggang loob ay maluluto. So, mabilis lang yan. Compared dun sa ating classic na chicken cordon bleu, minsan umuulit ako ng pagluluto pagka medyo hilaw. Nilalagay ko pa siya sa oven para tuluyang maluto hanggang loob. Since madali lang ito, gumawa na rin kayo at sigurado akong magugustuhan nyo ito, especially ng ating mga chikiting. Perfect din ito pang baon sa school. At dahil pwede nyo siyang gawin in advance at ilagay sa fridge kung may pasok ang mga anak ninyo at gusto ninyo ng medyo madali-daling lutuin. So, ito, isa na to sa easiest na recipe na instant pang baon ng ating mga chikiting. Ayaw talagang tumigil sa kakatilaok yung manok. Baka next time, sila na yung ating gawing chicken roll. Huwag lang tayong papahuli sa ating mga kapitbahay. Kung medyo sinisipag-sipag ka pa, pwede kang gumawa ng sauce, yung pinaka white sauce ng chicken cordon bleu. Or kung medyo tinatamad ka naman, pwede mo na rin gamitin sa usawan yung store-bought na chili sauce. Yung sa usawan ng Shanghai, perfect din ito. Sarap. Hanggang dito na lang po. Thank you sa panonood.